Good evening na po dito sa Melbourne, Australia. Kumusta po kayo, my dear viewers? Ang aking pong vlog ngayon ay conclusion na po ng aking series ng Experiences in Life. Ang subject ko po yung aking maternal grandmother na si Mrs. Angela Torres Lastrilla. Namiss ko pong sabihin noon na naging lima po ang kanilang offsprings ng lolo ko, si Gualberto. Tatlong lalaki, dalawang babae. Ang panganay po si Chupaking, na ang family po nila ay nag-migrate sa US. Tapos si Chuiking, dati po sila sa Cebu, tapos nag-move din sila sa Las Piñas, dito sa Manila. Tapos si Chupipito, hindi ko na po siya nakita dahil pumunta po siya ng Mindanao. Sa picture ko na lang po siya nakita. Siya daw po yung pinaka-mistiso. Tapos dalawang babae, si Mami po yon. At saka yung isa si Mercedes, baby pa daw nung mamatay yon. Tapos nagkaroon din sila ng adopted, dalawa, si Joe. At saka si Ate Loring. Yung si Lola, masasabi kong siya, enduring wife. Dahil hindi ko malang siya na, hindi ko sila narinig na nag-away ni Lolo. Si Lolo, strong character siya. Kasi talagang, strong personality. Naging mayor siya na matagal sa hometown namin, sa Harolete. Ang social siya. Kasi, nag-hire pa siya ng mga DI. Para sa turuan sumayaw. Para yun ang kanyang ang pagiging medik sa social, saka magaling ang kamay niyang mag-sketch ng mga portrait. Tapos, ang isang diversyon niya yung yung cockfighting. Pumupunta siya doon sa mga sabungan. Yun ang parang diversyon niya noon. Kasi kahit si Lolo parang mabagsik, mahal na mahal ni Lola yun. Kasi si Lolo naman, kahit siya ganun, hindi mo siya naringgan na nagkaroon ng affair sa ibang babae o kaya naling siya kung sino-sino babae. One woman man siya, ang alam ko. Tapos yung nung medyo mating na band, si Kogat, paborito daw ni Lolo yun. Kaya, pumunta siya ng Maynila, nanood siya doon. Sa kasamaang palad, pagbalik nila, na heart attack siya sa barko, nasa biyahe sila. Diba ang patakaran sa barko ay tatapo na lang yung remains sa dagat. Pinaglaban talaga ni Lola yun. Kaya yung, kasi noong time na yun, ang brother niya, governor ng Leyte, siyempre may mga connections din yun. So napakiusapan yung captain na nilagay ata nila, pumunta muna sila sa isang bayan. Tapos from there, naiuwi po yung remains ni Lolo sa Haro. Nilibing nga si Lolo, grabe talaga si Lola doon. Nakita ko talaga siya kung paano siya maghinagpis. Mahal na mahal talaga niya si Lolo noon. So anyway, nung siya na lang, ang alam ko parang ginive up na rin niya yung mga negosyo niya. Tapos parang pinaupahan na lang niya yung baba. Kasama pa rin niya si John noon. Kasi si Ate Loring umalis na yon sa kanila. Tapos, pumunta ata ng Maynila. Tapos, kasi kami, nag-move na kami sa Tacloban dahil nag-college na kami. Parang naiwan muna yung second and to the last namin sa Cayanguez. Dahil tinapos pa ata nilang elementary nila doon sa Haro. Tapos, nung mag-high school na silang lahat, nasa Tacloban na. Pati kami sa college.
Si Lola, naalala ko, minsan pumupunta sa amin noon, nanungupahan pa lang kami sa Tacloban. Tapos uwi na naman siya ng haro dahil may meron pa rin siyang nakasama noon. Nandun pa rin si Joe, may katulong din. Tapos si Joe nag-apply pang maging seaman yan. Na-approve naman. Kaso mayroon pala siyang sakit, yung seasickness. So hindi na tumuloy. Tapos minsan ako ay nag-break ng isang semester dahil nagkasakit ako. Umuwi ako dun sa harong.